fail the task for the laborers to work on it. Kung masyadong maraming errors na. Okay, masyadong maraming buildings, 10 buildings, ganun, 10 buildings, tapos puro wasak. Huwag nyo nang i-edit, i-fail ninyo ang task, click control F for that. But for this one, wala namang buildings, puro caravans, trucks, or something, click control A, no need to check. This one, this is all grounds, okay? Not a forest, something like shrubs, submit. Lipat sa kabila. This one, this is a forest, this is a tree. This area right here is also a forest. So for that, simply fill for that. Kung kaya ninyo mag-fill, kung alam ninyo mag-fill, i-fill lang ninyo. Napakadali mag-fill eh. Ayan. Tapos. Pasa. This map, puro puno. May mga label naman yung puno. Wala namang missing part. Click control A. This one, it is a farmland. Farmland. So delete na lang natin siguro yan para hindi nagsagabal. Click control A and then submit. And as you can see, napakadali na kailangan gawin sa filter side. Am I right? Yoo! May katanungan for now. Questions? Magtanong na po kayo. Paano po mag-fill? Okay, later on. Sir, paano po? Uli mag-fail. Okay. So, good question. Timing din. Yung mapa natin. May mga buildings. So, ayan. As you can see, ano yung mga errors sa mapa na to? Ano yung errors sa mapa na to? Water. Fake water. Tapos? Yung mga hindi captured na roof. Okay, may missing building. So sa tingin nyo, kaya nyo yung i-edit less than 15 seconds? What do you think? Hindi po. Hindi. Hindi po. Hindi. No, no, no. Okay. So kapag naka-encounter kayo ng mga ganitong mapa, ito yung mga maraming features na. Okay. Sige, search. 21 features. 21 features na to. Tapos, as you can see, maraming error. May missing the task, sir. Huwag nyo na itong i-edit. Kasi labeler ng bahala dito kasi masyadong marami na kailangan i-edit. Click Control F. Control F. And the task will go as well. Okay? Mawawala na ulit. Mawawala na rin naman yung task sa harap ninyo. Paano mag-submit? Submit. Control A. Fail. Asan na ako? Control F. So, ganyan lang. For submit, you have to click control A. For fail, is control F. Okay? So, ayun. Yung may mga mapa tayo dito na may mga buildings kagaya nito. So, for these buildings or this map na may mga buildings, actually, wala namang error dito. Except for you have to group this one kasi this is a big building. So, grouping naman, hindi naman kayo aabot ng ilang segundo siguro dyan or aabotin ng minuto sa pag-group, di ba? Or kahit sabihin pa natin mag-merge. Mag-merge lang naman kayo. Huwag nyo nang i-fail. Kayo na lang mismo mag-merge. Mas madali pa yun. Okay, yung iniiwasan natin dito is bumaba yung karamihan ng task. Meron tayong 258,000 pa na map and going fast. 253K maps na lang. Bilis, di ba? 5K agad na wala. Less than 30 minutes. So, ayun. Kung kaya lang din naman ninyo mag-edit, kayo na mag-edit. Grouping, napakadali. Group na lang natin and then click control A. This one, this is also a building. May building, ayan. Tapos, ground. Sports grounds, hindi naman kinililabel yan. Wala naman nakakatira dyan. So, select, delete, pasa. Ito, for buildings again. For this one, backyard houses, goods naman lahat ng label. So, no need to fail. Click control A. This one, forest. May missing forest tayo dito. Ayan, okay, kitang-kita, forest talaga. So, ito yung mga nagtatanong. Sir, paano po mag-fill? Actually, guys, fill, ano ba yung sa tingin nyo yung fill? Ano ba yung explanation or yung word na fill para sa inyo? Any idea? Buhos. Buhos. Bakit ikaw lang palagi sumasagot, Bon?
Bill, Punan. Okay, Punan. Doon tayo sa Punan. Punan, yung parang nagiging ano na tayo ah. Filipino class na to ah. Hindi na to training ah. Punan, punan natin yung area na kulang. Punan natin yung pagmamahal or sugat sa ating mga puso. Parang ganun. So sa land cover, letter E yung pag-fill. Dito, letter Y. We have to click letter Y. And think about this boundary. Yung green boundary na to, kung saan to nag-i-end. Parang yung wall or para yung pader. Okay? Same goes with the other labels. Para yung mga ano, tawag nito. Parang pwede na i-end, pwede nating i-end yung label natin diyan. Para naman sa pag-fill po, hindi po natin kailangan na mag-connect sa previous label isa-isa, point to point na ganyan, or gagamit tayo ng H kasi akala ninyo trace tool yung ginagamit dito. Hindi po ganun. Okay? Pag-fill is parang pagpuna, pag ano yung pagpuno. Pagpuno sa area na to. So, dito po tayo magsa-start kung saan tayo magko-connect. E para sa sitwasyon natin, dito tayo magko-connect sa label na to. So, para mag-fill, sa loob po tayo mag-start ng point. Tapos, ili-label natin yung outline ng forest. Up until sa labas ng is to click letter Y. Y po, letter Y. Letter Y. Tapos click space. Tapos click sa area na gusto nating i-fill. So ito yung area na gusto nating i-fill kasi ito yung kulang. Click lang tayo dito pagkatapos natin mag-click ng E, Y, tapos space. Ganyan kasimple. And mapupuno na yung area na yan ng forest. Make sure ninyo nag-click kayo ng forest attribute. Tapos isa pa to. Dito sa area na to. May kulang din tayo, di ba? So again, we have to fill those area. Letter S lang po yung gamitin ninyo sa pag-fill. Kasi po, wala naman pong forest na naka-right angle. Diba? Wala naman forest na naka-right angle. So, letter S or letter G, that would be good. This one, wala tayong pagkukunikan na label. So, gagawin natin yung kulay green na linya as a boundary. Gagawin natin boundary kasi hindi po pwede rin mag-label kayo na ganito. I-coconnect nyo lang sa kulay green na yan, yung inyong linya. This is not how fill works. Okay? So, dito kayo magsa-start sa labas. Kukunin nyo yung outline. And then again, click letter Y, click space, click sa loob. And then automatically, ma-fill yung area na gusto ninyong i-fit. As simple as that. Nasundan ba ninyo? So ano yung pinaghuhugutan mo, Muhammad? So medyo parang ang lalim nito. Punan, ang lagi nila nakikitang mali. Wala naman talaga tayong tama. May nagawa ba tayong tama para sa kanila? Wala, di ba? Ay, sorry, sorry, Beb, love you. Ay, mapapalayas ako dito. Visit ng Muhammad ka. Game. Balik sa project. Any questions about sa, ano? Wait, nawawala ako. Para mapapalayas talaga ako. Any questions about sa fill po? Kailangan ba i-merge yung mga residential houses? Alam niyo po kung nakakatrabaho na kayo sa building repair project na to. So I am hoping or I think nakapasok po kayo sa mga previous trainings natin. And sa mga previous trainings na yon, so pagkakaalam ko, inuulit-ulit ko sa inyo na kailangan i-merge yung mga residential houses na isang bahay lang tapos nakat ng system. Tama? Guys? Yes po. Oh, ayun, Abdel, yung sagot sa katanungan mo. Kapag na filter account po, pwede pa rin po mag-label. Yes po, you can still do a labeler or label work kapag nag-filter kayo. And I would suggest, oo, mag-label kayo. Pwede pa naman kayo mag-open ng isang ID. Isang ID, okay na yan. And check the ECODA time to time kung merong filter submit or kung merong checker pushback. Mag-pull kayo. Walang problema yan. Pero we have to finish the filter side as well. So kailangan full force tayo sa filter. If you are good na kung paano mag-fill, submit ko yan. Hello, sir.
Yes po. Excuse lang po, sir. But po nung may nakuha po ako ng map after dun sa may boundary, yung boundary mismo yung pinaka ano, pinaka wall niya, 'di ba? Nag-error siya dun sa boundary din as invalid ano? Geometry. So, ang ginawa ko, pinil ko na lang siya na hindi ko siya patatamain sa boundary. Hindi po. Invalid geometry is sometimes problema po sa pag-label po natin. Yan. Okay? Kapag nagli-label kayo, minsan may mga sharp edges kayo or nagdo-double click kayo, kagaya nito. So, ganyan. So, kapag nag-click kayo ng left, wait lang. Balik natin sa forest. Pag nagkakamali kayo ng label, pag nag-fill kayo, minsan magkakaroon yung invalid geometry. Actually, wala siya ngayon. But maybe, means maybe, yung kinonikan mo po or nag-connect ka sa area na may problema. Okay? Siguro kasi po. Minsan may forest ganito, tapos medyo may sharp edges dyan or something, or may mga mali sa error sa label, magkoconnect ka dyan. Sir. Oh, yes po. Yung... magkakaroon ka ng problema if ever. Mm-mm. Yung boundary po kasi na nakita ko is parang zigzag. Parang sharp. Parang zigzag. Yes, parang mga po. Ganito. So, wala naman yes. Po problema niyan kung may mga zigzag-zigzag lines niyan. Yung whatsoever. Mga... wala... mga dulo niya, para siyang sharp, ano, lagari. Yun. Para okay. Siyang lagari so, yung boundary. Baka may problema lang sa map something. Okay. Pero, ayun, kapag nag-fill kayo, ganun lang naman kasimple yan. Kahit anong yes. Pang label niyo dyan. Pag ganyan lang, make sure na nag-start sa labas. Nag-end sa labas. Click Y, click space, and click sa loob. And then that would be okay na. If ever maka-encounter lang kayo ng mga forest na missing, guys, you do not have to label all the forest na makita ninyo na missing. No. Hindi ninyo kailangan yun. Let us reduce the unnecessary editing na ginagawa ninyo. All you need to do lang is to fan out those large area na may mga missing forest. Small missing forest can be ignored. Okay? Residential houses or residential forest, mga trees na yan, sorry. Residential trees, mga trees na yan sa gilid-gilid, mga parang mga display nila or something, hindi nyo kailangan i-label yan one by one. No need to label them one by one po. Kung ano label na system dyan, hayaan na natin. Yung may nagtanong kanina, sir, unmerged building, do we have to merge? Yes po, para ma-identify ng system na isang building lang po to. Kasi kung dalawa yung label niya, it means dalawang bahay yan. So kung dalawang bahay to, it means ibang bahay to. So kung ganyan na kaliit yung bahay niya, kumpara dito, ano lang siya? Anak sa labas? Hindi naman pwede yun, di ba? So, kaya minimerge natin yung mga ganyan. Okay? So, for this, simply merge. Fix if needed. Stretch the line if kailangan. If no more issues, you can submit the map. Ganyan lang makadali. Actually, ito, filter side ito, pero may mga buildings po ito. Pero napakadali mag-edit, di ba? Submit. This one is not a forest. Okay, hayaan natin yan. Huwag masyadong mag-overthink, lalo na sa mga area na parang kulay brown na. Don't overthink na po. Eto, this one, this is a farmland. Farmland po ito, nakalabel as water. Huwag na mag-isip, delete that, kasi hindi naman yan tubig. Don't label that as forest as well. So, yun lang, delete, pass ha. Eto, forest. Eto, maliliit na parang shrubs na label ng system. Hayaan na natin. Hindi na rin naman natin kailangan i-fill yung area na to. Kasi these are all shrubs. So we can ignore for that. Click Ctrl A. Ganun lang kadali yung trabaho natin dito sa filter. This is labeled as forest. Pero yung eto, no need to label this as forest sa filter. Kasi that is a waste of time. Maliit lang po yan. Yung hinahanap natin is large area. Large area, it means parang almost 1/4 siya ng map or almost kalahati siya ng map. So for this, wala tayong ililabel as forest, you can ignore, pasa. This one, may ground tayo dito, nakalabel ito sa forest. Medyo hindi naman dense yung area na to, so we cannot say if it's a forest or a shrub. So we simply ignore, pasa. This one, buildings. Okay, existing. Hayaan, pasa. This one, pasa. Almost submit lang yung gagawin nyo dito. Pero make sure lang ninyo na, syempre, huwag kayong mag-auto-pass. Kapag may error, ayusin. Okay? Any more questions? B for delete. Yes po, B. Any more questions? May tanong pa?
Regular ginger po, Beverly. Yuhu! May kasama pa ba ako dito? Ano ang shortcut ng pag-highlights? Anong pag-highlights po, May? Ano yung pag-highlights na ibig niyo sabihin? Ano po yung ikoda? Baka po yung mask. Mask? It is a tilde tool po. Tilde. Yung, ayan. Okay? Yung icon na yan. Yung nasa left ng number 1 sa keyboard ninyo, nasa baba po ng escape, that is a tilde tool. Okay? Feature filling, yes. Ano po yung ikoda? Mamaya na po yung mga tanong na ganyan. Pag may label po sa block area, ano pong gagawin? Ilawan nyo po. Kung may label sa block area po, tapos water po iyon, delete nyo. Okay, hindi na natin kailangan yun kasi walang water po dyan. If ganito naman, nakalabel as forest, walang problema dyan. Pero usually, mas commonly, kung nasakop ng ating mask, yung block part, nililabel nila yan as forest na system. Ah, water. Sorry. Nililabel na system as water. I-delete lang ninyo yung water. And then you're good. Ito, may forest. Patse-patse. Hindi naman natin alam kung totoong forest yun or what. Ignore. Pasa. Any more question? Yoo-hoo. So if no more question, i-end ko to. Sir, hindi nalabas yung in-need po edit po sa filter. Ano? Miriam? Ano yun, Miriam? Sir, hindi nalabas yung in-edit po sa account ng filter. Anong in-edit? Hello? Hello po, sir. Ano po yung in-edit na ibig niyo sabihin? Yan pong in-edit ko sa audio. Ang nalabas po kasi nalabas ano po yun? Yung ganun pa din po, yung sa labeler pa din po. Anong sa labeler? Yan pong sa ano niya, sa account niya. Di ba po ganun din, Ginger 2018? Yes po. Tapos po, filter accounts. May filter account ka ba? Ang ilalagay po dito. Meron na po, may binigay na po sa akin. Okay. So, i-open mo yung filter account mo ngayon. Pag nag-open ka ng filter account, kanina, tinuro ko sa inyo na kapag nag-open kayo ng filter account, meron yung sub-project ID. Yung importante dyan, mag-fill kayo or lagyan ninyo yung sub-project ID ng tamang tab number. Ito po yan. Pag nag-open ka, ganito yung lumalabas. Miriam? Hindi po, sir. So, hindi po filter account yung ino-open ninyo kung ganun. Try to contact your checker for that. Sige po. Kasi kung hindi lumalabas ito pag nag-open ka ng account, that is not a filter account. Pwede fail, kakapasok ko lang. Okay lang po. Key. Kakapasok ko lang. Okay, labas ka na lang muna. Late ka eh. So, ayun guys, kung tingin ninyo mahirap i-accumulate yung task number na 240 maps, actually hindi po. Mabilis lang kasi yung gawaan dito or trabaho dito. Edit konti, kung hindi kaya, check lang naman, patititigan nyo lang, pasan nyo agad. So, eto na po yung mga nakapagtrabaho sa filter previously or kanina pa sila nagtatrabaho sa filter. Yung nangyayari, they are working for at least 2 hours, 1 hour, may 4 hour. Ito, medyo may kabagalan po ito. Ayan, 2 hours, something like that. So, sa loob ng 2 oras na trabaho nila, meron silang na-accumulate. Sabihin na lang natin, 2 hours, meron siya nakuha na 1,428 maps. So, ilan na to? Kuntig 240 yung 75 peso. Ilang mapan, ilang ano na yon? Ilang 75 pesos?
Ewan ko, kakapasok mo lang. Labas ka muna. Magtatanong ka ng magtatanong. Kakapasok mo lang. Iba yung pinag-uusapan namin. Hindi tas utang yun. 240 utang mo sa akin, Muhammad, ha? Pauulitin mo na naman ako mamaya sa mga pinagsasabi ko kanina. Traffic. Oh, siguro hindi ko naman siguro kasalanan na may traffic. Sorry, ha? So, hindi ako mag-a-adjust para sa traffic. Pasensya na. So, ayun. Meron siyang 1,400 maps. So, ilang 75? Ilang ano? Ilang 240 to? Ilang 240 maps yon? Muhammad, tulungan mo ako. Anong 11? Calculator na lang natin, ha? 11. Paano nag-11? Try natin yung 11 ni Madam. 240 times 11 equals 2,600. Malayo, Madam. 400 possible, no? 5.8 times 5.8 equals, okay, something like this. Sabihin na lang nating 6. Diba, 6. So, 75 times 6, that is equals to 450 pesos. 450 pesos sa loob ng 2 oras sobra na trabaho. Malaki na yon, di ba? Malaki na yon. Nalilitan kayo? So, ayun lang. So, kung naiintindihan yung mga sinabi ko kanina, guys, try to speed up sa filter if you are working on the filter kasi wala kayong masyadong gagawin. Huwag pa kayong papatalo sa kanila. Okay? Kasi pare-pareho lang tayo na mapang ginagawa or project na ginagawa. Hindi pwede na, sir. Hindi ko po kaya yan. Okay? Kasi pare-pareho lang din naman kayo working. Kaya nyo yan. Kung hindi mo kayo makaabot dyan, at least po, mag-earn tayo ng maganda. Okay? Kasi nandyan na po yung tab eh. Ito na lang. Matinding, ano to ha, matinding computation to. Pagpasensya nyo na, bobo ako sa math. So, ibibigay ko yung problema sa inyo. Ilang 240 meron sa 247,000? 247, or sabihin na lang natin nagsimula ito kanina, 300K. Ilang 240 meron sa 300K? Ayan na. Sige. Tatalino nyo ha. Seryoso to? 1,250? Wait lang. Isa-isa lang. Ako lang pala yung bobo sa mat dito. Ganon? $240 times 1,250. Oh, tama. Bobo nga ako. So, 50. Or 7 out times mo na lang. Ganito na lang. Sorry ah. 75 times 1,250 equals 93,750. So, ito yung pwedeng ma-earn sa filter side. Kung sabihin natin ikaw lang mag-isa dito sa filter, tatrabahuin mo to ng isang buwan, ganyan yung kalaki yung pwedeng mo ma-earn sa filter account. And ganyan yung paghahatian ninyong lahat. Okay? So, hindi natin masasabi na wala kayong makikikitain dito sa filter side. Depende na lang yun sa kung gaano kalaki yung inyong pala. Or kung gaano kayo kabilis magpala ng mapa. Paghahatian nyo yan, yung 93,000. So, kahit sabihin na lang natin, kumuha ka lang siguro ng 3,000 or 5,000 dyan, hindi na yung ganun kahirap, di ba? No. Depende na lang yan sa bilis din ninyo. So, ayun lang. And before kayo mag-end or before kayo mag-stop, mag-filter, always click the A and W. Gawin ninyong M tsaka R. That stands for manual and rest. Am I correct? Tapos, kapag tapos na kayo sa mapa ninyo, syempre, ipapasa ninyo, click Control A. This one, delete natin muna yung water na to. Click Control A. Palit sa kabila. So, puputi po yan. Pagaya nito. It doesn't mean na wala na po yung laman. Kasi may cash size po tayo na tatlo.
Okay, may 3 cache size po tayo. So click Control D. As you can see, kahit naka-M tsaka R, nagpo-pull pa rin ng task. Kasi meron pa po kayong pre-downloaded task. May dinownload pa kayo na task kanina na hindi nyo pa napupull, which is naglagay kayo ng cache na 3. So, uubusin nyo ngayon yan. Pag nag-M tsaka R or gusto nyo magpahinga, uubusin nyo yan bago kayo magpahinga. Click Control D, click Control D. Pipigain nyo ng Control D yan. Forest, ayan, large area of missing forest. Tingin ko, fill lang, pasa. This one, may water, delete, delete. Okay naman yung buildings, pasa. Right after naubos nyo na yung inyong cache, kasi, click kayo Control D. Up until, wait lang, submitting pa ata yung mga mapa na ginawa ko. Ayun, submit finish na. Click Control D. Dapat ganito yung lumabas sa inyong accounts bago kayo magpahinga. Do you understand? It means na-clear nyo na yung inyong ID, wala kayong stuck task. I hope naabutan nyo hanggang sa dulo yung training na to. No more questions. Okay na tayo? So, ayun, yung 93,000 na to, napaghatian na nila to. Almost patapos na yung 100k eh. So baka gusto niyo kumabol. Hahabol ba tayo? Okay, yes, so ito yung sheet para sa mga walang filter. So gusto ko mag-fill up yung mga wala lang filter, yung may mga filter, let us be honest, wag na kayo mag-fill. So after you fill up the attendance form